Hello mga call, welcome back sa ating YouTube channel, Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, like and subscribe. Click na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon mga call, pakita natin yung ating pinakamurang Suzuki minivan. Ito ay DE64V 4x2 automatic transmission, K6E engine, 660cc. Meron naman itong maximum power na 64 horsepower at 6,500 RPM, at meron namang maximum torque na 103 Nm at 3,500 RPM. So check natin mga call, tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. Ayan, so yung kulay ng ating unit mga call is pink. So based sa request ng ating customer, so meron tayong transformer emblem dito, kasi tinatawag ito dito sa Mindanao na transformer minivan. Ayan, makita natin dito, meron tayong Suzuki emblem. Ayan dito, so black yung gitna natin dito, then ito yung wheels natin is black. So makita natin dito, meron tayong intercooler sa ating turbo. So lahat ng mga turbo na unit is meron siyang intercooler. So dito naman makita natin yung ating aircon condenser. Sa likod ng aircon condenser, nandyan po yung ating radiator ng ating makina. So meron siyang 13 inches brand new mag wheels. So white yung kulay. So makita din natin dito, kinulayan natin ng pink yung ating mga caliper para bagay. So bisa request ng customer, kinulayan natin ng black yan hanggang dun sa dulo. And makita natin may kulay black yan, yun po yung kanilang request. Then dito kinulayan natin ng black yung ating mga door pillar, para pag titingnan dito sa malayuan parang buong salamin po siya mga call. Ayan. So meron din tayong rock grill sa itaas na nilagay yan. So dito yung harap natin is naka disc brake, then dito sa likuran is naka brake drum. Ayan, so kinilayan din natin ng kulay pink para mas bagay. Then fully undercoat po yung ating unit. So makita natin dyan, nandyan po yung ating spare tire. Pagtanggal ng spare tire natin mga call, dito po tayo dadaan. So tanggalin lang natin or i-coating natin to gamit yung ating tire wrench para maibaba natin yung ating spare tire. So yan, meron din tayong customized na spoiler dito, kasi lahat ng mga every van or DE64B wala po siyang original na spoiler galing Japan. And dito meron tayong third light, din yung ating back door glass washer. Dito yung ating wiper, Suzuki emblem. Ayan dito, meron siyang susian dito. Ayan, para sa lock. Din dito meron tayong ito yung ating door opener, din kinulayan din natin ng black. So yung likuran na bumper is kinulayan ng black based sa request ng ating customer. Din dito makita natin yung ating signal light, reverse light, din yung ating brake light, at saka yung ating park light. So yan po yung plate number natin. Ayan, makita din natin yung ating mga camera. Ito yung camera sa ating stereo, din yung isang camera is camera sa ating dashcam. Ayan, so yan po yung interior ng ating unit. So brand new yung mating natin. So dito makita natin naka body color po yung ating mga flooring. Ayan, so yan po yung unit natin, naka body color yung flooring. So makita din natin dito, ayan, so yung ceiling natin is bago na po yan, black yung kulay na nilagay natin. Ayan, so meron tayong room light dito. Ayan, yung lights natin functional. Ayan, so yan po yung kuan. So yung kagandahan nito sa ganitong unit is pwede natin yan i-fold yung kuan para mas malaki yung space na magagawa, lalo na pag magano tayo mag-camping, halimbawa mag-grocery tayo ng marami, mamalingke, pwede natin yan i-fold. Ayan, so i-fold natin para mas maraming pwede natin isakay. So pakita natin na, so pakita natin kung paano natin i-fold or gaano kalaki yung space pag naka-fold yung ating auto. Ayan, so hilain lang natin dito mga kot. Ayan, baba
natin. So ganun din yung gagawin natin sa kabilang side. Yan po yung mangyayari mga call pag naka-full yung ating upuan dito. Napakalaki ng space na magagawa. Yan. So yan po yung kagandahan pag naka-full yung ating upuan. Yan, di ba? Napakalaki ng spasyo na pwede magagawa. So multi-purpose po yung ganitong unit mga call. Hindi lang pang service, pwede din natin yung gawing mini camper van, pwede natin gawing pang malingke, pang negosyo. Swak na swak po ito. So, yan. So, balik natin yung mga upuan. Yan. Diba? So, balikin natin sa kabilang side. So, dito sa kabilang side. Yan. Yun. So, yan po yung upuan natin pag naka handfold. So, meron siyang armrest. Meron siyang headrest. So, kompleto po tayo sa seatbelt mga call. Ayan, makita din natin dito brand new yung mating natin. Ayan, so nandyan pa rin yung original then yung bago. So yan, dito makita natin yung ating unit. Iba sa every van na captain seat, meron siyang plastic dito. Ayan, so meron tayong jack, tie wrench at saka riser dito sa gilid. Ayan, so sarap na, umahangin na. So grabing init dito mga call. Ayan, makita din natin dito yung ating main power window switch. Ayan po yung main power window switch natin. So power window lahat, auto fold, functional lahat. Ayan, meron din tayong dashcam dito. Ayan, so yan po yung dashcam natin, full screen, rain visor kompleto. Ayan yung ating extra fan na nilagay dyan. Ayan po yung request ng ating customer. So dito sa upo na to, meron siyang headrest, armrest, meron siyang lagayan dito. Ayan. So ganun din sa driver side. 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Yung dashboard natin is back to original po yung ating kulay. Ayan. So yung hazard switch natin, aircon switch, yan po. Then yung blower. So meron din siyang extra lagay dito. Glove box natin. Ayan. Goods na goods. So dito, makita din natin yung ating parking brake pedal. Brake pedal din yung ating accelerator pedal. So brand new yung mating natin dyan. Ayan. Din dito, check natin yung makina natin. So start natin. Yung mileage natin is 138,000. Ayan. So ayan po yung makina natin na P6E engine. 64 horsepower at 6,500 RPM. And mag-produce naman siya ng maximum torque na 103 Nm at 3,500 RPM. So basta turbo na unit, yan po yung mach niya. Ayan, so yan po yung kanyang torque, 103 Nm at 3,500 RPM. So ayan, so check natin sa kabilang side mga call. Ayan. Ayan, dito makita din natin. Ayan po yung chassis number natin. Ayan. So dito makita natin yung ating throttle body. So litis po ito. Nasa 2013 model sa Japan. So mga litis sa DE64V po ito mga call. Ayan, ito yung ating alternator, aircon compressor, wheel gauge or dipstick. Ngayon ito yung ating sa itilit. Ayan, so ito naman yung ating air filter housing, main, yung ating ECU, din yung ating main fuse box. So check naman natin yung ating hood. Ayan, so check natin sa kabilang side. Ano yung pwede natin makikita dito. Ayan. So dito yung hood natin, open na. Ayan. So dito naman mga call, nakita natin yung ating coolant, reservoir, yan, brake fluid, yung ating radiator, din yung ating
windshield washer reservoir. So yan po yung unit natin. So total na presyo nito mga call is nasa 245,000 po yung ganito. So pinakamura minivan 245 only loaded na. So ganito na yung setup. So kayo na yung mamili ng kulay. So ito yung napili na kulay ng ating customer. So pink na pink. Ayan, kompleto siya sa seat cover. So pakita natin dito. Ayan. So gaano kaganda yung ating units ngayon. Ayan. D64V pang negosyo. Ayan. Ayan. So around natin yung unit natin para makita natin yung buong unit or yung buong beauty ng ating unit. So yan po yung presyo nito is 245,000 all in na po yan mga call. Kayo na yung mamili ng kulay. So additional lang po tayo ng mga shipping fee at saka yung delivery fee. So wala lang ito yung mga power slide pero all power window naman siya mga call. So yan lang muna yung aming vlog for today mga call. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagayon po. Ingat po mga call and bye bye. God bless po sa ating lahat.